isa namang nakababahalang sakit ang pag-uusapan natin ngayong araw. Pero bago niyan, panoorin muna natin to. Ang Q fever ay isang bacterial infection na sanhi ng Coxsackie burnettii. Ang sakit na ito ay maaring makuha mula sa mga baka, tupa at iba pang mga hayop na may kakayahang magdala ng bakterya. At sa Pilipinas, kamakailan lamang ay naiulat ang kauna-unahang kaso ng Q fever na nagmula sa kambing na imported sa Amerika. Bagamat may mga kaso na nito mula sa hayop, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung mayroon ang kaso ng naturang sakit sa mga tao dito sa bansa. Kung kaya't alamin na natin ang iba pang impormasyon patungkol sa sakit na Q fever at epekto nito sa tao, dito lang yan sa SaniDoc. At paripaliwanag sa atin kung ano ba ang rare disease na Q fever, ay makapurihan po natin ang general physician na si Dr. Via Roderos Galbayan. Good morning and welcome back, Sir Rise and Shine Pilipinas, Doc Via. Good morning. Good morning po, Fifi. Good morning, Sir Joshua. And sa lahat po ng ating manunood, Rise and Shine po. Doc, para po sa malawak na kaalaman ng ating mga ka-RSP, pakipaliwanag nga po, saan po ba nakukuha itong Q fever na ito? That's a very good first question, no? Kasi ang daming naririnig tayo about Q fever. Oh, parang barbecue ngayon, fever no? Ba yan? Oh. Banana Q? Ganun? No, ang Q fever actually is called query fever kasi noong time na na-discover siya, hindi pa alam kung ano siya, hindi alam ng mga doctors kung saan ba siya nanggaling. But actually, Q fever is a zoonotic disease. Ibig sabihin, zoonotic, yes, ayun, no, from the word animal. From the animals. Okay. No? So, na-transmit yung disease na to, no, directly from the animals, no, namely yung mga nakikita natin no, sa farm, no, nakikita natin okay. Goats, sheep or cows, no? Zoonotic siya in such a way na yung bodily fluids no, ng ating mga ano, ng ating mga farm animals, no? Namely yung mga baka, kambing, no? Pwede nung ma-transmit yung Coxsackie burnettii, yung sinabi kanina na cause ng disease yung bacteria, no? Through the bodily fluids sa manure, okay. Sa urine, no? Or sa placental fluid, no, especially kapag nanganganak, sa mga tao, no, paano na-transmit ito? No? Usually, no, kapag ang isang ang hangin no, na nagkakaroon ng contamination from the manure or from the urine, no, or yung mga aerosol or mist no, na nalalanghap natin, pwede actually nating makuha yung bacteria from the animals directly sa tao. So parang airborne din siya yes. Noon. Ah, okay. Airborne in such a way na kapag na-contaminate ng contaminated bodily fluids yung hangin, malalanghap natin 'yun. Pwede tayong magkaroon ng Q fever. Okay. So ano naman yung mga sintomas? Halimbawa, ganun, na exposure ako sa probinsya, ganyan. Paano ko malalaman na ito Q fever na to? Naku, Sir Joshua, yun dapat ang bantayan natin kasi ang Q fever, no, hindi nagkakalayo yung sintomas niya doon sa karaniwang flu. No? So we will have yung usual fever, no, pananakit ng katawan, headaches. No? Sometimes we will have rashes or purpura, yung mga parang rash-like spots doon sa skin natin. No? Sometimes merong dry cough na tayong nakikita. No? So, yung mga sintomas na nakikita natin sa normal na trangkaso or kahit COVID, no, nakikita din natin sa Q fever. So kaya dapat natin siyang bantayan kasi pwede pala na ang sintomas na akala natin flu, no, ay pwedeng Q fever pala. Especially kapag malapit tayo sa mga animals, no, like goats, baka. Alright, Doc, kasi we understand that it's not really a disease na very alarming para sa tao kasi hindi kami familiar unless malaman namin siya. Pero in the Philippine context, kamusta po yung pag-handle sa cases like this? Right now, no, yung Q fever, tinitingnan natin siya. May cases na no, that is reported actually no, by the DOH. But no, one of the things that we have to remember is that no, this particular disease is something that is rare. No, however, hindi pa rin dahilan yon para ipagwalang bahala ayun, natin siya. No, kasi pwede magkaroon ng mga complications, lalong-lalo na kapag hindi naagapan. Remember, this is caused by a bacteria. No? So iba siya doon sa mga usual causes ng flu, which is virus. So kapag nakuha natin ito, kailangan nating magamot, lalo na kapag tayo ay may sintomas or kapag tayo ay na-diagnose na may Q fever. Dok, tanong ko lang kasi yung parents ko nasa province and
most likely exposed sila sa mga ganyan, sa mga kambing, sa mga manok, sa baboy. Meron ba tong mga, like demographically speaking, is mas prone ba yung mga senior citizens o lahat to? That's another good question because no, kapag tayo may Q fever, sino yung mga at risk dito? Number one, yung pinaka-at risk dito yung mga nagtatrabaho doon malapit sa mga animals that can bring the disease, no? For example, yung mga magsasaka natin, no? Mga taong nagtatrabaho sa livestock or farming, no? Another would be, no, kapag kayo ay nasa probinsya and you're exposed, malapit ka sa mga farm, malapit ka sa animals, no? Mas exposed ka, especially if you are if you have comorbidities and if you are immunocompromised, no? Especially dun sa mga matatanda. So it's important for us to have protective measures, proteksyonan po natin ang ating sarili para hindi po natin makuha ito agad-agad. Usually, no, there are people no who can get the bacteria, wala namang symptoms, no, kasi minsan we can fight off the symptoms because of our immune system. But kapag huminan yung immune system natin, mas at risk tayo, especially in contracting the disease and maapektuhan tayo. Tapos pwede pa ako makahawa? Usually, no, hindi common yung person-to-person na transmission. Okay, more of the animal-to-person. Yes. So, ayun. Okay. Akala ko, pag nawaan ka ng Q fever, pati kung may alagang kambi at nawaan ka sa bacteria niya, maging kambing ka na. Okay, okay, pusang. Wala namang risk na gano'n. Wala naman. Pero halimbawa, tinamaan ako ng Q fever, anong pinaka mabilis or pinaka first aid ko? Actually, that's important to know because no, kapag tayo ay may sintomas, no, and kapag may exposure tayo, especially doon sa mga nasasabi nating mga animals that can bring it, no, it's important for us to be diagnosed first. Usually, ang diagnosis niyan sa dugo. No, kukunan tayo ng dugo, either may antibodies tayo or merong culture, no, makikita natin yung bacteria doon sa dugo natin, no. Kapag nakita natin na may Q fever tayo, important na ma-start tayo with antibiotics. Usually, we give doxycycline. Sorry, pahabol ko lang, fatal ba ito, Doc? Hindi naman. It can be fatal. Okay. No? Although there are mild conditions at naaagapan siya, especially kapag nabibigyan ng gamot, it can be fatal. Especially lalo na kapag nag-develop tayo ng chronic Q fever, no, which can actually last from months to years. Wow. No, so, yung gamutan nun, buwan-buwan, minsan naabot ng taon. No? Kaya kapag tayo ay nagkaroon ng sintomas, kapag nagkaroon ng diagnosis na Q fever, importante na ma-startan tayo ng antibiotics or karampatang gamot. Para mabilis doon bang umaano agad yun? Nagkakaroon agad ng complications? Kasi we understand antibiotics, kailangan muna ng referral from the doctor. Yes, reseta. Mm-hmm. Unlike kung merong over-the-counter drugs. Mm-hmm. Usually, yung complications, so nakikita natin yan very rarely sa mga, especially dun sa may mga immunocompromised. However, the risk is not zero. No? There are still chances for you to have it, especially kapag meron ka ng comorbidities. Tinitingnan natin dito yung may mga sakit sa puso. No, kasi yung bacteria, pwedeng lumipat yan sa puso, yung tinatawag natin na endocarditis. No? Akala mo, ano lang siya, it's a infection sa blood. No? Pwede palang lumipat dun sa heart natin. So yun yung pinakabinabantayan natin. Ayun. On that note, di baling mahilig tayo sa barbecue at banana Q, huwag lang magka-Q fever. Yes. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng malawak na kalaman patungkol sa sakit na Q fever, Dr. Via Roderos Galvanes, San Genio Physician. Maraming salamat, Doc. Thank you. Good morning po.